Sabihin na dalangin ang paksa mo ng bayan mo. Diwa po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibo at sambahin ang Poon. Pagdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri ayaw namin sa'yo. Tingnin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diwa po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawing Panginoong nagpapatawad ng tanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang sa mga makasalanan ay magbago sa kanilang ugali. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod ng iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtan ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinunghaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahi, sumusugod ang mga mangangabayo. Kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap
ang dulo ng sibat. Di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Nineveh. Sino ang tatangi sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti. Hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng Poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasyan ang may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala nang Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay, na pagagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasyan ang may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak, at ang katarung ay aking igagawad. Ang parusa'y ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingiling ko ang sa akin nasusuklam. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang nag-aangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay.
Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanyang-kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglayang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan dito na hindi mamamatay hanggang di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Mga minamahal na kapatid sa Puong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo po, para sa ating mga tao, natural na ang hangarin ang para sa sarili. Katulad pa lamang, halimbawa, bata pa lamang, musmos, sumususo pa, hindi iniisip ang ina at ang kanyang ama. Basta nagutom yan kahit hating gabi, kahit pagod na pagod ang kanyang mga magulang, ay iiyak at hindi titigil hanggang hindi makasuso ng gatas sa kanyang ina. Ganyan po tayo, ang natural ay, ang hanapin ko, wika nga sa English, what is in it for me? Ano ang para sa akin yan? Ano ang aking ang mapapa sa akin pag yan ay ginawa ko? Yan. Ngunit sabi ng Panginoon, kung talagang gusto mong magkaroon ng buhay, ang hanapin mo ay hindi kung yung ganang sa iyo. Ang hanapin mo ay ang ikapupuri ng Diyos at ikapaglilingkod sa kapwa at tao. Kapag ka tayo ay namumuhay araw-araw, ang gusto natin ay ang sarap. Ngunit sabi naman ng Panginoon, kapag ka dumating ang pagkakataon na kinakailangan ikaw ay magtiis para sa Diyos at para sa kapwa, ang unahin mo ay ang para sa Diyos at para sa kapwa. Sapagkat makamit mo man ang buong mundo kung hindi ka naman mabubuhay sa buhay na bigay ng Diyos, wala ka pa rin pakinabang. Halimbawa po, ang ating kapatid na si Carlos Yulo, nagtamo ng dalawang ginto at kasama ng dalawang ginto na yon, ang dami pang milyones kaloob sa kanya, ang dami pa mga pabahay at iba pa mga iba-ibang regalo. On top of the world na siya. Ngunit, kung ang Panginoon ay kakausapin siya, sasabihin sa kanya, congratulations, pero tandaan mo ito. Ang importante ay hindi ang ikaw ay itanghal. Ang importante hindi ang ikaw ay parangalan. Ang importante, ikaw ay matutong umibig, maglingkod sa iyong kapwa at tao. At anumang karangalan ang tamuhin mo, siguraduhin mo, gamitin mo ito, hindi lamang para sa iyo, kundi unang-una para sa Diyos at sa iyong kapwa at tao. Kapag kaganoon, ang Diyos ang gagantimpala sa iyo. At pag ang Diyos ang gumantimpala, higit pa sa dalawang gold medals, higit pa sa mga condominium units na ibibigay,
higit pa sa milyon-milyon, sapagkat ang bigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mamili ka, maging makasarili ka, at bandang uli mawalang lahat sa iyo, o kaya maging maka-Diyos at malakapwa-tao, makakapwa-tao. At sa bandang huli, wala ka mang pera, ikaw naman ay pupunoy ng Diyos ng kanyang buhay at kaligaya. Mamili tayong mabuti, sundin ang Poong Hesus Nazareno. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, dumalangin tayo sa Panginoon Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin at sabihin natin, mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukarsiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halaman ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay mag-apaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Hesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pagmamahal, maipahayag din namin na ang katotohanan ito sa pamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Alakatinan
kayang kalok mo ay aming inaalay, aming himay, pagpapalat, buhay na damitan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tumusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanta ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinaalala sa amin sa araw na ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ay ang ikalugod mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, o Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Sana, 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 sana.
Hiling namin kami, ya Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumaiyo rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ay, abo
at kamay. Mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Katulad mo ang pag-ibig ng siyang doon sa buhay ko. Mahirap ang magpatawad, ialay ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang kasalukuyan po tayong nagdiriwang na mga misa na benaryo sa karangalan ng Nuestra Senora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang solemne na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Senora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon sa komunidad ng Quiapo. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang mali na pagkabuhay na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng iyong hanggan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka Thank you.